we finally got our very first family shoot. Welcome back to another vlog. Today is a shopping vlog kasi you're gonna come with me as I shop around. Makahanap tayo ng mga magagandang sapatos or magagandang damit na pwede ko iuwi sa Pilipinas para pag-a-attend na event ng Mami Chris nyo at magso-social climb tayo. Eh, medyo swak naman ang OOTD ng Mami Chris ninyo. Oo. At saka naka-t-shirt lang ako kasi ang init-init, nakakaloka. Inubad ko yung jacket ko. Oo, ayan. Kasi kung hindi ko hubarin, mababaske lang mami nyo. At ito yung paborito kong store na pinupuntahan. Yung GU, nasa likod nyo ngayon. Hindi nyo masyado makita, maliwanag kasi. Pero tara, samahin nyo ako. Let's go! Alam nyo, nakahalap ako ng magandang white button down. And ang ganda ng quality ng stitching nito. So, try tayo na isa. Pero extra small to. Hanap tayo na medyo bagay na bagay sa katawan. Siguro large or extra large. The writing's never permanent. It doesn't have to make much sense. Believe me, when it rains, it pours. Was there start something new, create the person. Mami Chris, yung mahilig sa mga tebno-tebno. Love, ang gusto. No? Ganda? Oo, sweat ko to. Tsaka matuswet ko sa Pilipinas kasi hindi siya sobrang nakatal. Bad things are gonna happen if you read into them all. Ito yung una. Hindi maganda. Ang laki ko tingnan. Ito naman yung kulay itim. Medyo malaki siya, pang lalaki to ha. Pero ang ganda. Bet ko. Tapos yung loose na pants sa ibaba. Yeah. The words I could rewrite. Erase my walls inside. Make sure there's some light. I read the writing on the wall. That's the last one sent for all. I've been struggling and it's coming now. There's so much left, what do I do? Rewrite my past and future too. That shit ain't set in stone, it's changing now. Ask me why it's hard to be sweet, cause my sugar is gone. It was taken from me, the list goes on and on and on and on. So naka-uwi na tayo, eto na lahat yung mga pinamili ng Mami Chris ninyo. O diba, ang laki-laki po ng mga bags, nakakaloka. So isa-isahin natin, and by the way, sana hindi kayo ma-distract sa ilong ko. Oo, kasi kailangan talaga tinitape, tsaka may nilagay ako na pampalaki ng botas ng ilong. Gagawa pala ako ng ano ha, ng update tungkol sa aking ilong. Naku, dami kong gusto sabihin, pero not in this vlog. In a separate rhinoplasty update na vlog. Okay? So, labas ko lang sila lahat kasi ang ingay ng paper bag. May bayad din ng paper bag dito. 50 cents ata. Oo. Kaya kung meron kayong ano, eco bag, mas maganda. So, ayan. Kabihin muna natin ang mga paper bag dito. Okay, let's start with, ito talaga yung dahilan kung bakit ako nagpunta dun sa GU. Okay, yung una is the heat padded jacket na 300 Hong Kong dollars po siya. Ayan ang itsura niya. Sinukat ko pala to sa Instagram. At nagustuhan niya naman. So, maraming salamat. Oo. Lalagay ko na lang pala sa screen kung magkano ang conversion nito ha. Pero definitely, mas mura to dito sa GU kesa sa Uniqlo. Si GU para siyang cheaper version ni Uniqlo. Ang ganda-ganda nito. So, I got this in this color, kulay brown. Sorry ha, medyo dilaw kasi yung ilaw dun eh. Pero meron pa akong isa. Ito, parang ivory yung kulay niya. Diba? Tapos, ang size ko pala dito ay large. Depende talaga sa design ng damit, yung size na kinukuha ko. So, dito large ako. Pero mamaya may papakita ko sa inyo, jacket na medium. Like, asa na ba yun? Asa na ba yun? Ayan, ito. Like, for example, ito. Itong parka jacket na to, na kulay itim. Medium to siya. Tapos, this one is $249. Yan po siya. Sa una, unang tingin sa hanger talaga, hindi ako natutuwa sa itsura niya. Pero nung nakita ko dun sa model, parang sabi ko, maganda naman sa kanya. Kaso payat siya eh. Paano kaya sa katawan ko, sa nanay body ko? Yung sinukat ko na ang gondo-gondo, oo, meron siyang gold hardware. At saka yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos itim, syempre, itim versatile. Tapos kaya ako bumili nito dito sa GU instead of just searching for parang ano, halimbawa sa ukay-ukay. Kasi gusto ko na mas tumagal siya.
Minsan kasi sa ukay-ukay, alam mo yun, parang yun yung mga last few years niya bago siya mag-deteriorate. Ang dami ko nabibiling damit sa ukay na ang ganda. After third, fourth wash, ayun, parang ang nangyayari, nag-disintegrate na yung tela. So, bumili na ako nito kasi matagal ko naman masusuot. Yung mga damit na nabili ko sa GU sa Japan before, siguro mga ano na yun, ano, 3 years ago, as in mukha pa rin bago. Kaya, gusto ko tong brand na to. Another puffy jacket na binili ko pala ay ito. Padded crop jacket siya. Kulay black. This one naman is size medium. Ayan o, size medium siya. $299, $300 din to siya. Ang ganda nito, grabe pag nakasuot. Oo. Ang mamikers nyo, medyo nahihilig ako sa mga crop na mga bagay-bagay kasi mahilig ako sa mga medyo looser na bottoms. Kaya ayun, yun yung magandang cut sa akin. Tapos eto, sa panlalaki ko nabili. Actually, gusto ko nga ng tatlong kulay magkakaiba nito. Ito naman yung windproof shell hoodie. $250 siya. Ang ganda nito. Ito yung mga jacket na sinusuot ng Daddy Justin yung pag nagto-travel. Nung una talaga, hindi ko aesthetic ito. Hindi talaga ganito yung aking style. Pero, ang narealize ko, habang nagto-travel kami ng mas napapadalas, yung mga forma na talaga gustong-gusto ko, hindi siya applicable sa traveler. Mas applicable siya kung doon ako mag-migrate sa malamig na lugar at doon ko yung susuotin. Pero kung magdadala ako ng maleta, tapos may bata pa kaming bit-bit, the lighter the material ng damit, mas maganda. So, bumili ako ng isa. Kulay blue siya. Iniisip ko pa kung kukunin ko yung kulay parang ivory din. Pero ayaw ko si ni Daddy Justin. Yung ito yung gusto niya. Sa araw na ito, maghahanap ang mami kiss nyo ng New Balance na sapatos. Oo, kasi ito po yung sneaker brand na talagang komportable sa paa ko. Kasi natry ko na yung iba. Komportable rin naman yung Nike. Kaso nga lang kasi yung color selection nun sobrang titingkad. Itong sa New Balance, medyo earth tones yung mga kulay nila. Na medyo bagay sa mga outfit at saka mga clothing pieces ng mami kiss ninyo. So tara, sabahan nyo ko. Sana makaswerte tayo. Naghahanap ako ng kulay gray at saka kulay beige. Erase my walls inside. Make sure there's some light. Yeah. The words I could rewrite. Erase my walls inside. Make sure there's some light. I read the writing on the wall. That's the last once and for all. I've been struggling and it's coming out. Much left, what do I do? Rewrite my past and future too. That shit ain't set in stone, it's changing now. Ask me why it's hard to be sweet, cause my sugar is gone. It was taken from me, the list goes on and on and on and on and on. I got them goods for your son na ayaw magsapatos. Sayang, nagbayad pa ako ng $1 for the paper bag. Okay na yun. Wala eh. Wala lang. Size 8, pinakamalaki. N9 ang pa ako. Yun lang. Akala ko may dala ka na. Wala eh. Start muna tayo sa continuation ng aking GU haul. Kasi nung nakaraan, diba, ng GU haul na ako. So, eto yung part 2. Sana last na to na part ng GU. Kasi sa totoo lang, ang dami kong gustong bili na items dun sa store na yun. Sobrang paborito ko to kasi ang ganda ng quality. Sister company pala ata to ng Uniqlo. Kaya ang ganda rin ng quality at saka stitching yung mga damit nila dito. Okay. And speaking of damit, binalikan ko yung cargo pants na black. Ang ganda kasi. Sa may unisex na section ako kumuha kasi wala pong kasya sa akin dun sa women's section. Nakakaloka. Yung XL nila dun, ay nako, para lang siyang medium sa Pilipinas. Parang ganun. Oo. So, large yung kinuha ko. Ito, sakto sa akin. Do medyo may kaluwagan lang sa bewang. Ganun talaga ang aking problema. Gawa ng malaki at malapad ang bewang ng mami Christine niyo. Doon ang ganda ng hubog. Pero pagdating sa chan, kahit medyo malaki ang chan ko, medyo maluwag sa akin. Mm-mm. Pero ang ganda ng
perfect sa akin itong Maliban pa doon, eto sa sapatos. Ang mami crush nyo, I went crazy pagdating sa shoes. Pero sa GU muna yung papakita ko ha. Ang dami ko binili ng sneakers? Oo. Eto yung binili ko sa GU. Dalawang boots. Dalawang kulay lang yung nabili ko. Actually, tatlo dapat to. Kasi may puti pa. Kaso hindi na siya available. Eto na lang yung available. Black at saka brown. So, ang size nito ay XL. Para sa aking paa na size 9. Kasya naman siya, komportable. At saka sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na ako magsusuot ng sobrang pointed na sapatos kasi mamamatay po yung mga daliri ko. Ayokong isaalang-alang ang kalusugan ng aking paa. Ayokong magpaltos. Ayoko nung ang ganda-ganda ko. Yes, anak. Can you put some velvet? That's when you need some get some boots. Okay, yes, that's correct. Oo, ayun yung kagaya na sinabi ni Liam. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko isasaalang-alang ang itsura ng aking paan. Ang ganda-ganda ko dito, no? Ang ganda ng katawan. Pagdating sa paan, nagnanaknak, puro paltos, puro peklat. Dahil sa pagpili ng hindi magandang sapatos, I am not going to sacrifice my feet. Okay. So, though ito, hindi siya patusok, medyo pa-taper pa rin siya. Pero, enough yung kanyang lapad para gawing sexy yung itsura ng aking paa. Oo, ang ganda nito. At saka, hindi ganun kataasan po yung kanyang takong. Yan lang siya. Super sexy! At saka sabi ko nga kay Ate Ana ninyo, kasi minsan si Ate Ana ninyo ang stylist to. Sabi ko sa kanya, bibili ko ba to? Sabi niya, sige na, push mo na ate. And sexy-sexy, tingnan na, tinry on ko. Nakakatuwa. Tapos ito ay 249 Hong Kong dollars lang. And ito, iniisip ko nga kung kukunin ko din yung brown. Pero sabi ko kasi, saan ko na maisusuot yung brown para mas versatile yung black? Pero kinuha ko na lang din para hindi ko siya mapanaginipan at panghinayangan. So that's that. Yun ang ating first two pairs ng sapatos. And speaking of shoes, ay na, eto na po tayo. Ano? Simulan natin doon sa sapatos na ang tagal ko inisip kung bibilin ko. Actually, ang gusto ko sana sa New Balance ay yung all black. Pero na-realize ko na mukha pala akong ninja kapag all black lahat. Black top, black pants, tapos black shoes. O, diba? Baka pagkamalan nila akong secret agent o spy. Anyway, ang iniisip kong kunin nitong style na to ay beige. Pero nakumbinsi ako ni Daddy Justin na meron ka ng beige, kumuha ka naman ng closest sa kulay gray. Kaya, eto na po yung aking napili. Mukha siyang kulay puti sa camera, no? Pero gray po siya. Ayan. Ang ganda. Medyo may kamahalan lang nga siya. Pero buti na lang, nung humirit ako ng bigyan ako ng discount, eh pumayag, 20% off ko siya nakuha. And ang presyo nito ay, nasa na nga? $899. Tapos minus the 20% discount, parang nasa 720-ish ko lang siya nakuha. Hi, nako! Ang mat ng mami kish na hindi reliable ha. Pero parang ganun lang yung binayaran ko sa kanila. Ito na yung pang-apat. Asan na yun? Actually, family, di ba merong couple shoes? Ito, family shoes. O yun, family shoes namin pamilya. Bumili kami. Ayan. Teka, magkano ba to? So, nabili namin to ng 669 dapat siya. Sale price na yan ha. Pero, mas pinababa pa nila kasi dalawa yung binili ko. Pinababa nila ng $503. So, si Daddy Justin yun, napapayag kong magsuot ng ganitong color palette. Anyway, ito pala yung sa akin. Actually, masyado pang in-your-face yung design nito para sa akin. And kaya hindi rin ako masyadong mahilig sa Nike na shoes kasi yung mga kulay nila, lagi antitinkad, laging neon. Brand to ni Daddy Justin ninyo. Pero nung nakita ko to, ay ang ganda. Actually, nakita ko nga to una kay Liam. Dapat New Balance din yung ibibili ko kay Liam eh. Kaso hindi kami magkatugma na pareho kami na sapato sa adult tsaka sa kids. So, ayun. Sabi ko, sige, magkahiwalay na lang nga. Yung nabili ko kay Liam ay $350. Ito, ang cute! Sobrang liit lang. Ayan. So, siya yung una ko nabilan. Different store to. Punta kayo dito, screenshot nyo na lang. Ito yung kanilang store. CPU sa Mongko. Tapos, maliban doon, ito pa yung isa ko pang nabili kay Liam. Ito parang $279 lang ata siya. Kaya sabi ko kay Daddy Justin, bili na natin kasi parang yung mga ganitong presyo, madalang ko lang makita sa pambata. So, ito, New Balance to kay Liam. Ito yung iniisip ko na hanapan ng terno na pang matanda. Pero una ko na kasing nabili to. Kaya sa susunod na lang. So, ayan. Ito yung kay Liam. Ang cute, no? $279 lang to. Ang mura. Ang ganda. Tsaka, ang pinipili ko talaga na sapatos kay Liam hanggat maaari. Ayoko ng disintas. Hirap na hirap ako sa disintas kasi, di ba nga nakawagon kami. Gusto ko madaling isuot, madaling matanggal. Kaya,
gusto ko yung ganito. Di-snap lang. Ang magiging problema nito, pag nagpakarga si Liam, o kaya madikit ako kay Liam, tapos ang delicate ng fabric na suot ko, ay magninis-nis. And last but not the least, ay bumili po ako. Siyempre, hindi mawawala ang mga pabango. So, unahin na natin si Lisa and Sarah. And ang dami selection doon. Hindi ko alam kung ano yung gusto kong amoy. Kasi hindi ako maka... parang na-overwhelm ba? Pero ito talaga yung nag-stand out sa akin. At saka, ito na lang yung pinili ko para hindi na ako maguluhan. And the scent is... Teka lang. Yan. I want to smell it, ma. Wanna smell it? It says like food. Does it? It says like strawberry grape flavors. Wow! Bango! Oo, ito siya. English Bluebell. $390 to. And to be honest, medyo may kamahalan pa siya sa totoo lang. Pero kasi ang binabayaran mo dun is yung original brand talaga siya ng Hong Kong. If I can describe the scent, it's a mixture of para siyang amoy berries na malinis na hand soap. Parang ganun. Parang yung mga social na hand soap sa mga social na hotel. Ganun yung amoy niya. Ewan ko kung totoo ha. Hindi ako familiar sa brand na to. Pero itong SWY, ito daw ay Hong Kong brand. Tapos meron silang pa-promo. $390. Ganyan, nakabooklet siya. Tapos apat na cents na siya. Na ganito kalalaki. Oh, diba? So, ang pinili ko is Snow, Tea Rose, Sakura, and Cloud. Kung maaamoy niyo si Mami Chris, feeling ko hindi niya maaamoy yung pabasot ko. Kasi hindi ako sobrang dami maglagay ng pabango. Just enough for me ha to smell fresh. Siguro kung magpapabango ko, isang ganun na. Kasi kapag ginawa ko na yung naliligong ganun, ay sus ko, masusoka ako, hindi ko kaya. Tinry ko na yun para mag-last all day. Dinamihan ko, hala ka, first 30 minutes, sumakit na yung ulo ko, hindi ko kaya. Talagang dalawang ganun lang. Anyway, ang signature scent ko talaga is rose. Mahilig ako sa amoy ng rosas. Nagulat nga ako kasi, kadalasan yung amoy ng rosas, amoy matanda, diba? Pero, fortunately, nakakahanap ako ng amoy ng rosas na amoy fresh. Amoy bata. Ganun. Yung sakura, woo! Amoy malinis. You wanna smell it? Smells floral. It smells like strawberry. Like strawberries? Yes, it smells like strawberry and sugar. Ang amoy niya parang kinahaponan ng spring day habang namamangkaka sa sapa. Parang ganun. Parang ganun yung amoy. Ang bango. Oo, malinis lahat. Lahat ng scent na pinipili ko, kailangan it smells clean. Ayoko na sobrang strong, sobrang sweet, sobrang fruity. Kailangan may hint talaga ng amoy na malinis. Tapos ito, snow. Ang bango din itong snow. Woo! Ito ang amoy niya. Amoy candy. Snow bear. Parang ganun. It has that minty, fruity scent. You wanna smell it? Sugar and sugar. Yeah, it smells like sugar. Yes. Oh. Smells like sugar and strawberry. Ang bango. Tapos last but not the least, ito yung unang pick ko, kaya ko napabili. Yung snow. Ah, ang bango. Ito yung amoy ng campus girl crush. Ganon. Yung parang malayo pa lang, padaan pa lang siya sa hallway, naaamoy mo na. At saka nung dumaan na siya sa hallway, naiiwan yung amoy niya. Parang ganun. Ang bango! At saka hindi ako bumibili talaga ng malalaking sizes kasi hindi naman ako mahilig talaga magpabango na araw-araw ko sinusuot. Gusto ko rin talaga na ako ay nakakapagpabango lang sa mga special na okasyon. So, sayang naman kapag sobrang laki ng bibilin ko. Ganyan lang. So, that's it! Sana last na to na pamimili ni Mami Chris nyo kasi kinredit card ko lahat to. Oo, nagkakabahan na ako sa magiging bill ko next month. Medyo nakakapagod to ating shopping vlog pero sana nag-enjoy kayo and hopefully magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Thank you so much for watching. Bye!